Oo, pero yung ipapakita ko pong photo, yung nakapangalan kayo doon na bilang may-ari ng McLaren. Nakalagay kasi dito, the McLaren 620R sports car owned by Bamban Mayor Alice Leal Guo. December 11 po yan sa Concepcion, Tarlac. Yung McLaren, nakita rin po sa isang parking lot sa isang condominium sa Pasig City. Chinek natin yung conduction sticker na malinaw na nakadikit sa sasakyan. May 13 po yun. Ayan. We had it checked sa LTO at ito naman po yung lumabas. Hindi po yata McLaren ang nakarehistro. Isang hamak na Dongfeng utility vehicle. So another mystery. Ako rin, napaa. Opo. But wait, there's more. Nung sumunod na araw, wala na po yung conduction sticker. May nagtanggal. Interesado po ako because yung McLaren 620R na ipinanalo nyo sa Fiesta nung Disyembre sa Concepcion, yung gray na may spiderweb design na yan, very rare po. Very rare. Ang alam ko may sinis po yan sa custom. Sorry, dated December 31, 2023. So ang mga tanong naman po dito ay yung pagkumpara nung 2022 Sal-N nyo at saka 2023 Sal-N. So mula nakakalito kasi iba-ibang dokumento, iba-ibang petsa pa. So yung tanong pa sa 2022 Sal-N nyo, dahil sa amended yung QJJ Embroidery na lang at yung Conhorc Real Estate Group na lang ang dinisclose. So ang tanong ay, nasaan na napunta yung smelting, yung Q-seeds, yung slaughterhouse? Kayo ba ay nag-divest? Hindi kayo nag-divest? Your Honor, yung smelting plan po, supposedly, smelting po ng mga plastics po. However po, pagkakatanda ko, hindi po natuloy po yung negosyo po na yun. Pero dineclare nyo, dinisclose nyo sa July 1, yung unang Sal-N nyo ng 2022. Nakalista yung smelting doon. Opo, pero do-double check ko po, Madam Chairman. Pero wala pong ganun po na tuloy po na negosyo. Okay, pero nandito yan ha? Opo, ito double check ko po ngayon. And, okay. So, ihambing natin yung 2022 Sal-Ns ninyo at yung 2023 dahil mula 2022 hanggang 2023 tumalon yung net worth ninyo mula 36 million pesos sa halos 178 million pesos at may utang ka pang 250 million pesos dyan? Totoo po ba yung utang na yan sa bank? Your Honor, opo. Doon sa previous po, doon sa unang Sal-N ko po, na-declare ko na po yung utang ko po sa bangko. At magkano yung utang na yon sa bangko? Nung time po na dineclare ko po, nasa almost 200 plus 250, ganun po. 250 million? Opo. Ngayon po, nabawasan na po siya unti-unti. So, totoo ba yung utang na yan sa bank? Opo, totoo po yan. Paanong lumaki ng 140 million yung net worth nyo in 6 years? At least yung declared. Paano po lumaki? Your Honor, nag-start po ako mag-work po 14. Through the years po, nagkaroon po ako ng loan po sa bangko. At until now po, yung utang ko po sa bangko, hindi ko pa po siya fully nabayaran. Meron pa akong utang na outstanding po na almost 200 pa rin po. Of course, hindi naman natin tinitignan yung growth ng net worth nyo since you were 14. Ito lang sa pagitan ng 6 na taon, no? Paano lumaki ng 140 million? Pwede bang matanong sa ang bangko yung utang nyo? Security Bank po. Security Bank. Security Bank. Okay. Para saan po yung utang?
Sa farm po, doon sa piggery po. Tapos, may mga dokumento kayong magpapatunay sa pagkakautang na yan? Meron po. Pwede po ako mag-provide po. Hingi po ako sa bangko po. And kaya ako po itinatanong ang mga detaling ito dahil yung sale-end dapat truthful statement ng net worth nyo bilang public official. Opo. No? So kung spurious ito, you have assets of almost 300 million pesos, Mayor. Para sa akin po, hindi yan simpleng tao lamang. Opo. Backtrack ako sa sabi nyo kasi, hindi sa inyo yung McLaren na 620R. May photo kami dyan. Yes po, Your Honor. Hindi po siya sa akin. Oo, pero yung ipapakita ko pong photo, yung nakapangalan kayo doon na bilang may-ari ng McLaren. Yung isa pa. Opo. Wala pong dokumento po na magpapatunay po na ako po yung may-ari po, Your Honor. Kasi mayroon pong car show po sa Tarlac that yun. Time. Opo. Wala pong dokumento po. Hiniram ko lang po siya. Nakalagay kasi dito, the McLaren 620R sports car owned by Bamban Mayor Alice Leal Guo. December 11 po yan sa Concepcion, Tarlac. Opo, car show po yun sa Concepcion po. At since nasa probinsya po kami, gusto lang po namin mapasaya po yung mga kababayan po namin. Kanino po yung McLaren? Kay Sir Roy po. Roy? Rodri. Bibigyan ko po agad ngayon yung apelyido po. Confirm hindi nyo alam po. Yung nagpahiram sa inyo ng 33 million peso car? Rodri na, ano po? 18 million pesos ang duties niyan. Siguro naman, alam niya yung pangalan nyo dahil pinahiram niya ang napakamahal na kotse. Dapat alam nyo yung pangalan niya. Opo. Ma'am, i-message ko na po ngayon. Hindi lang po ako masyado sure po doon sa surname po niya. Anong pagkakilala niyo sa surname niya? Rodriguez po. Roy Rodriguez? Rodriguez. Sino po siya? Sa kanya po yung McLaren po. Pero sino po siya na nakaka-afford ng isang McLaren? Kakilala ko po siya. Nakilala ko po siya gawa po ng mga sasakyan po. Okay. Itatanong ko rin yung sasakyan. Siya ba ay isa sa mga incorporators nyo dito sa West Cars? Hindi po. Pakita ko lang po yung dokumento. Sige po. Okay. Ang nakalagay po ditong incorporators sa West Cars, Jan Patrick Samson, kayo, Alice El Guo, Jerome Samson, Jacqueline Samson, pare-parehong middle initial D sa naunang Samson, so baka magkakapatid dito, at Carlo Flores. Wala pong Roy Rodriguez. Ano po siya sa West Cars? Hindi po siya connected po sa West Cars po. Madam Chair, i-confirm ko lang po yung surname po. Ipaprovide ko po ngayon agad po. Alright. At kaya ko po ito itinatanong, Mayor, no? Itong McLaren, nakita rin po sa isang parking lot, sa isang condominium sa Pasig City. Chinek natin yung conduction sticker na malinaw na nakadikit sa sasakyan. May 13 po yun. Ayan. We had it checked sa LTO at ito naman po yung lumabas. Hindi po yata McLaren ang nakarehistro. Isang hamak na Dongfeng utility vehicle. So another mystery. Ako rin, Opo. But wait, there's more. Nung sumunod na araw, wala na po yung conduction sticker. May nagtanggal. Bakit naman po ganyan yung mga kaibigan niyo, Mayor? Wala na yung sticker. Your Honor, hiniram ko lang po siya para po doon sa car show. In fact, makikita at malalaman niyo rin po doon sa mga tao nakakita, dumating po siya nakatow. Kasi eto na po, Padiernos. Roy Padiernos. Opo, Roy Padiernos. Sino po si Roy Padiernos? Siya po yung may-ari po ng sasakyan. Ano po siya? Kakilala po, car dealer po. Car dealer? Opo. Pero car dealer ba siya sa West Cars? Hindi po, Your Honor. Alright. So, isang misteryo to, no? Tulad ng mga disappearing real assets sa sale-end, ito naman disappearing conduction sticker.
And by the way, ganong kalaki po yung West Cars, Mayor? Yung West Cars po, yan po ay isang showroom lang po ng mga sasakyan po. Pero ano yung value nung negosyo niya at yung mga sasakyang dinidisplay sa showroom? Magkano yung kabuuang halaga ng West Cars? Yung showroom po, buy and sell po siya. So nagpapadisplay po yung mga tao po. Kung gusto po ibenta yung sasakyan, doon po dinidisplay po. So magkano po yung kabuuang halaga nung negosyo ng West Cars? Your Honor, hindi po ako sigurado, sure po doon sa eksakto, pero buy and sell po siya ng mga second hand po ng sasakyan po yung West Cars. Malaking negosyo siya or maliit? Considering po, gitna po siguro po, Your Honor, kasi second hand na sasakyan po yung mga binibenta po doon sa West Cars po. I doubt na middle size lang at hindi lang po second hand cars yan. Second hand, yes, mayroon. Pero meron ding mga brand new. At hindi mga pipitsuging kotse. May ka-level ng McLaren. May kung ano-ano pang mga social na brand. Mga limousine, mga bridal cars, mga bulletproof vehicles. Hindi po yan gitnang size na ano. I wish, Mayor, na pwede nyo nala kaming sagutin ng diretsyo. Hindi parang mga nagda-divert na mga sagot na pag pina-follow up naman namin ay nalalaman po na hindi po accurate or makatotohanan yung sagot. Ilan po ang kotse sa inventory ng West Cars? Your Honor, as much as possible, ayaw ko po sumagot ng I don't know at hindi ko po alam. Pero as of the moment po, hindi ko po talaga alam. Gawa po ng West Cars po, buy and sell po, may nagpapadisplay. Pagkatapos po, bili, benta, doon po yung nangyayari po doon sa West Cars po. Pero ano, incorporator kayo at any given time pag may managtanong, mala nyo may prospective investor gustong mag-buy in din, itatanong sa inyo on any given day ano yung average number ng mga sasakyan dyan. Siguro naman dapat may working knowledge kayo. Yun lamang po yung sa akin. Opo, Your Honor. And, yung West Cars po kasi, Your Honor, hindi po ako yung mismo nagmamanage po doon. Yes, incorporator kayo. Pero I suppose, kung may incorporator kayo, meron kayong working knowledge ng negosyo. Yeah. Due diligence na naman. And interesado po ako because yung McLaren 620R na ipinanalo nyo sa Fiesta nung Disyembre sa Concepcion, yung gray na may spiderweb design na yan, very rare po. Very rare. Ang alam ko may sinis po yan sa customs. So, did another one like that find its way here? Your Honor, dumating po siya nakatow, hineram ko po siya. Besides po that, kung ano po yung background po ng McLaren 620R po, wala na pong idea. At siguro din po, after this Senate hearing po, tatawagan ko po sila at aalamin ko po. Para sa susunod po na tanong nyo po sa akin, kompleto na po yung details ko po. Definitely hindi po siya sa akin po. Hineram ko lang po siya para sa car show po. Kay Mr. Roy Padiernos. Padiernos, opo. Aalamin namin siya. Mayor May, papakita naman din po ako dito na mga assets na di umano ay sa inyo. Opo. Can you confirm that these assets are yours? Yan po, mga lupa, mga buildings, mga sasakyan. Hindi po masyado clear po sa akin. Meron po ditong sa real properties. Ano ba ito? QJJ Farms. Yes po. Residential house near QJJ Farms, QJJ Embroidery Center, Baofu Compound, Three Link Farm, at another Three Link Farm, Ford Expedition, GMC, truck, dalawa pang Ford, naulit ko lang yung isang Ford. So isa pang Ford, Toyota Land Cruiser, Isuzu truck, or baka yan. Isa, Honda HR-V, Hyundai Tucson, BMW, GAC Wagon, Ford Ranger, Gladiator Jeep, tatlong Sino truck na dump trucks, Isuzu closed van, Isuzu truck, dalawang Isuzu truck na yung isa drop site. Can you confirm na assets ninyo ito? Your Honor, hindi ko na po sila assets. Especially yung sa Baofu po, nag-divest na po ako ng 2021.
Yung sa Ford Expedition po, nabenta ko po siya ng 2020. Kaya ko po siya naalala dahil po nakita po siya sa loob ng Baofu compound. Doon sa Land Cruiser po, hindi na rin, wala na rin po sa akin. Honda po, wala pa akong maalala na mayroon pa akong Honda. G-Wagon po yung isa. Wala na rin po sa akin. Buy and sell po ng kotse po kasi yung negosyo din po doon sa West Cars. Kaya may umiikot po lang na sasakyan. Pero ang sasakyan ko po, nagamit ko po ngayon is yung GAC po, yung GAC po. So, bukod sa Baofu, yung 1, 2, 3, 4, 5, yung lima pang properties dito, naka-declare ba sa latest SALN nyo? At bukod dun sa Expedition, Land Cruiser, Honda at G-Wagon, dun sa mga 15, 16 na sasakyan. So, yung isang dosena ng sasakyan pa, lahat din ba iyon ay declared sa SALN latest? Madam Chairman, hindi po yung pag-aari ko na, kaya hindi po siya naka-declare po sa akin. Ito double check ko rin po, yung na-mention nyo po. Yung iba po kasi dito, ngayon ko lang po narinig, ngayon ko lang po nalaman na nakapangalan sa akin, pero definitely po wala pong ganun sasakyan po. Sige po, paki-confirm lang, no? Yung... Apo. Meron pa po isang properties at yung opo, yung properties labing, po Madam Chair, ano po yung mga properties sasakyan. Andito po yung binasa ko kanina. Actually mga opo. Negosyo niyo, yung mga Q. Opo. Mga Q businesses, QJJ businesses. Opo. At ilan pa? At yung Three Link businesses. Opo. Paki-confirm kung dineclare niyo sa SALN niyo. And then Mayor, sabi niyo po mayroon kayong chopper pero binenta niyo na. Do you stand by this statement? Yes po, Your Honor. Kasi po, pagkatapos nung nakaraang hearing, kumontak po kami sa CAAP. At active pa po ang registration ng chopper niyo. Opo. Na nasa pangalan niyo. Ito po. Yes po, Your Honor. So can you explain this? Bakit sinabi niyong binenta niyo na ito samantalang lumalabas, kayo pa rin yung may-ari? Your Honor, ang kontrata po namin yan ay deed of absolute sale po. Ay deed of conditional sale po pala. Babayaran po siya in next 6 months po. Installment din po. Next 6 months. Installment po siya monthly po. So, are you telling me na pagkatapos ng kalahating taon, anong mangyayari? Anong mag-iiba sa dokumentong ito? After po mabayaran po, mag-execute na po ako ng deed of sale po sa kanila. Okay. So, sa ngayon, pagmamayari nyo pa rin? Ngayon po, hindi na po. Itong chopper. Kasi hindi na po ngayon pag-aari ko po, Your Honor. Kasi meron na po, binenta ko na po. However po, hindi po siya full payment po. Kaya hindi po siya deed of sale. Kaya ginawa po siyang conditional sale po. So habang hindi pa deed of sale na consummated, kayo pa rin yung may-ari? Hindi na po kasi nagbabayad po siya sa akin ng installment po na 6 months po. So sinong may-ari? Meron po isang British company po. Anong pangalan ng British company? Ipaprovide ko po yung contract po, Your Honor. Ang magiging eventual owner ay empleyado ng British company? Ang magiging eventual owner po ay yung company po na bumili po sa akin. Na yun yung British company? Opo, magpaprovide po ako ng copy po sa inyo po, Your Honor. So yung British company po yung nagbabayad sa inyo ng on installment in the next 6 months? Yes po, Your Honor. Meron lang po kami agent in between na magbabayad po sa akin. Anong klaseng British company yun? Bibili ng chopper tapos on installment pa? Your Honor, provide ko na lang po yung details po na lahat po sa inyo para mas ano po, para mas ma-investigate nyo po na ano po. Mm-mm. Actually, last hearing nyo pa kasi sinabi na ibinenta nyo sa British company. And apo. Last hearing nyo pa pinangako ibigay yung pangalan. So anong pangalan ng British company? Your Honor, okay lang po. Hingi po ako ng extension po. Within the day I'm po, sorry. Bigay ko no, po yung contract no, I'm po. I'm sorry, Mayor. Binigyan sige na po kayo ng ilang araw mula nung nakaraang hearing. And you promised to tell the committee the name of this
British company. So please. Apo, ngayon, ano yun? Yes, opo. I need the answer now. Kasi dapat hindi ganitong kahirap magtanungan ng ano, magkatrabaho sa gobyerno. Kung facts yan, dapat na ibibigay natin sa isa't isa. Apo. Hindi yung humingi kayo ng palugit noon, ibinigay naman ng chair. Ngayon, ipa-follow up ko, hihingi na naman kayo ng palugit. No, please, if there's any truth to that sale to a British company, ano po yung pangalan ng British company na yan? Opo, Your Honor. Ano pong pangalan niya, ma'am? Tinatawagan ko na po ngayon, Your Honor. Iko-confirm ko lang po para sigurado po. Iko-confirm niyo yung pangalan? Opo, iko-confirm ko lang po para sigurado. Kasi bakit hindi nyo alam, Mayor? Binenta nyo sa kanila, they owe you money. Babayaran kayo on installment for 6 months. Ano pong pangalan ng British company na? Your Honor, yung pangalan po, ang na-execute po is yung lawyer. Kaya iko-confirm ko lang po para sigurado. Sinong po lawyer? Lawyer ko po. Si ano pangalan ng lawyer nyo? Attorney Phil Joy. Attorney Phil Joy. Opo. Apelyido nila yung Phil Joy? Phil Joy po, Baluyot po. Baluyot. Andito ba si Attorney Baluyot? Opo. Wala po. Ang pangalan po ng company po, New Summit Industries Limited po. New Summit Industries Limited. Opo. Anong negosyo nitong New Summit Industries Limited? I believe po, ang negosyo din po nila is chopper din po. Chopper din. So, opo, chopper ang negosyo nila, pero bumili sila ng second-hand chopper sa inyo. Ang pagkakalam ko po, Your Honor, matagal daw po ang waiting time po ng Lion Air po ngayon. At it so happen po, tinanong na binibenta ko po dahil ang gusto ko naman po talagang negosyo po doon sa chopper ay gagawin po siya parang air taxi. However po, hindi po nag-push through, binenta ko na lang po. So itong New Summit Industries Limited na sa chopper business pero hindi makabayad sa inyo ng cash, magbabayad sa inyo on installment over 6 months. Yan po yung usapan po namin, Your Honor. Alright. Alam nyo, Mayor, hindi kailangan ganitong kahirap. Opo. Ano po, sumagot sa tanong ng Senate Committee na kailangan parang halos kaladkarin mula sa loob ninyo.